Ilang ang ilang motorsiklo, tricycle, at pati jeep sa kawike. At ang kabalintunaan, ang mga pedestrian pa ang nag-a-adjust. Diyan tumutok si Marisol Abdurrahman. Magkasunod na dumaan ang mga motorsiklo sa sidewalk na ito. Maya-maya pa, pampaserong jeep na ang sumunod. Kaya ang teacher na si Dayat sa Asuncion, binidyuhan ang eksena. Nagulat daw kasi siya na pati jeep sumampa na rin sa sidewalk para iwas traffic. Buti na lang daw at walang pedestrian na dumadaan ng mga oras na yun. Kuha ito sa Arnaldo Road, General Trias, Cavite nung nakaraang linggo. Yun, Cavite! Pinuntahan ng GMA News ang lugar kanina. Traffic sa lugar dahil sa ginagawang kalsada. Bandang tanghali, isang tricycle ang dumaan sa nasabing sidewalk. Kaya ang ilang estudyante napatigil at gumilid na lang. Alam mo, ito walang biro ito. Diba? Kinuwento na ni Boss Dada ito eh. Nung kami nagpunta kami, nagdala kami ng ayuda dyan sa Cavite. Eh grabe oh. Grabe talaga sa Cavite yung traffic. Nagkaroon na kayo ng yung expressway, pero pagdating mo doon sa bayan, ay grabe, maniwala ko kayo, first time nag-o-overheat yung mga motor namin. First time kasi na kahit yung motor hindi makalagpas. Ganun ka traffic. Imagine niyo ha, pag traffic usually ang motor kayang makapagsingit eh. Sa tindi ng traffic, kahit motor hindi makalabas, hindi gumagalaw. Talagang sabi ko nga, itong Cavite na ito, wala na talagang ano eh. Parang hindi na nagbago. Alam mo yun? Sorry ha, pero kasi yung ibang mga lugar, halimbawa, Tagaytay, although parte pa rin ng ano yun, na alam ko kasi ang tabuong Tagaytay parang may Cavite, may Batangas. Eh, tama ba ako? Ewan ko ha, hindi ako sure ha. Pero katulad noon, yung Tagaytay, gumaganda siya ng gumaganda. Di ba? I mean, hindi na i-stack. Oh, BGC, Manila. Alam mo yun, umaayos ng umaayos. Di ba? Ang Cavite, hindi ko magets, ganyan na sila dati, hanggang ngayon ganyan pa rin. Isipin nyo ha, ang daming mga prominente, mga kilalang politiko sa Cavite. But until now, wala pa din. Traffic pa rin. Isipin nyo yan. Isipin nyo maigi. Mga kilala, mga kongresista dyan. Kilala ang mga local government dyan. Pero hanggang ngayon, parang hindi na umasenso itong Cavite pagdating sa traffic. Sabi ko nga sa inyo eh, sa ano yun, Sabado pa kami ata o Friday, hindi ko sure kung anong araw kami nagpunta noon, pero grabe ho ang traffic. So sana eh, baka taga dyan si Tulpo, hindi kaya siya may kasalanan nito. Hindi, sana lang maayos talaga ho ito ng Cavite. Kasi alam nyo, dati madalas kami nagpupunta dyan eh. Nung hindi na kami nagpupunta, akala ko marami nang nabago. Pagbalik ko, ganun pa rin. May side guarding, sumampa. Sabi ng mga pedestrian, matagal na ang ganito ang ginagawa ng mga rider at jeep sa lugar. Oh, sabi mismo ng pedestrian, matagal na. So, anong ginagawa ng local government nyo? Hindi, iyan ang unang trabaho ng local government eh. Kaayusan! Lalo na kapag traffic. Kaya sila pa raw ang nag-a-adjust. Sabi na kakasalubong kayo. Opo, minsan po nadaan po sila dito para po makasingit. Tumatabi na lang po kami. True po, bako-or ako. Oo nga eh. Kasi sa bagay, sabi nga nila, insanity is doing, expecting, o basta yun, doing the same thing over and over again and expecting different result. Yun daw ang insanity. Ibig sabihin, paulit-ulit ang ginagawa mo pero ini-expect mo na mababago. Eh yun nga ang problema diyan sa Cavite. Paulit-ulit kayo ng binobotong sa LGU, sa Kongreso, paulit-ulit ang inyong binoboto. Pero expect nyo na may magbabago? Naku, wala.
Sa tingin ko, wala. Kaya hindi po kami masagasaan ng mga sasakyan na dumadaan. Pinapatabi po nila ako. So ikaw na lang ang tumatabi? Opo. Sanay naman na po. Bakit sanay? Ano ba, lagi po kasi pag napasok ng school, ganun. May kasabay kayo? Talaga ba nagpasok kay school? Joke lang. Okay. Pero ang grade 8 student na ito na araw-araw dito dumadaan, nagka-phobia na raw. Ito lang kasing nakaraang dalawang linggo, nabangga siya ng isang motorsiklo sa sidewalk. Nagkasalubong po kaming dalawa, tapos ayun, nabangga po ako. Tuturuan kita. Next time, umilag ka tapos ganunin mo lang yung driver ng motorsiklo. Ilag ka, diba? Tapos ganun mo siya. Sigurado kung plakda yun. Huwag mo sasalubungin. Yung kamay mo lang ang sasalubong. Sama na ugali. Pagka may dumaang motor, tabi ka pero ganun mo yung kamay mo, di ba? Bulagta yun, sigurado. Hindi na nga po kasi expect na may bigla na lang nadadaan sa akin. Oo, kasi sidewalk nga po, di ba? So after nangyari yan, ano lang ginagawa mo pag naglalakad ka sa sidewalk? Dito na lang po ako sa gilid. Hindi na rin bago ang ganitong tagpo sa Metro Manila. Sa bahaging ito nga ng Araneta Avenue, may mga rider na sa sidewalk din dumadaan. Aminado ang ilang rider na nakausap ng GMA News na dumadaan sila sa sidewalk kahit alam nilang bawal. Traffic ng gusto, hindi po talaga kaya makasingit. Ang isang ang ito, minsan na sumemplang sa sidewalk nang dumaan siya doon. Pagkasampa kong ganun, biglang tumumba po yung motor mo. Ayon si Nakakatakot yan, lalo na pag big bike ang dala mo, tapos sasampa ka sa gilid. Pagka nalubak ka dyan. Hindi eh. Bawal dumaan ang mga motorsiklo o anumang sasakyan sa mga bangketa. Napakadelikado raw nito, lalo na kung maraming pedestrian. Kita niyo yung dumaan? Ha? Kita niyo yung dumaan? Ha? Doon na nga sa sidewalk dumaan. Bawal dumaan ang mga motorsiklo o anumang... Wala pang helmet, oh. ...ang sasakyan sa mga bangketa. Napakadelikado raw nito, lalo na kung maraming pedestriyang dumadaan. Kasi hindi siya road. Hindi po dapat yan dinadaanan ng motorized vehicle, no? Lalong-lalo na if you are endangering the safety of other road users like pedestrians. Ang sidewalk ay... Buti pa ito. Dapat siya na lang ang nag-senador, hindi na si Tulpo. Di ba? At least ito, stricto, alam niya batas, si Tulpo. Dapat hindi din na ano yan. Mali talaga si Tulpo. Ay, nako. Hindi niyo naman ako in-inform na si Tulpo pala ang topic natin buong araw. Grabe, ang hirap nun, ano? Ang hirap siguro nun, ano? Lahat na lang ng issue sa lipunan, kailangan idikit mo kay Tulpo. No? Senator Tulpo, kung nakikinig ka, dinedemonstrate ko lang po si Attorney Kabutas, ha? Hindi ko po ikaw pinupuna, ha? Dinedemonstrate lang natin kung anong klaseng abogado si Attorney Kabutas. O, yun lang! Maraming salamat. Palakpakan tayo dyan. Thank you.